So kasi pag ganito yung elevation ng taniman, hindi masyadong plain. Yung elevation niya is kailangan mo siyang ipantay doon sa baba para makuha yung tamang sukat ng... Sari lang! Ah, napakasimple. Sakto morning, mga kasakto. So, ito, mag 27 days old yung ating cauliflower variety Albaritz. So, napapansin nyo, may fertilizer tayo na nakaabang. So, pansin nyo, yung ating cauliflower after landscaping gamit yung ating improvised charol is gumalaw na at continue sa ating patubig o showering system type na patubig. So gumagalaw na talaga, malaki na yung dahon at sinabayan din na pag-ambon-ambon ulan, maski ambon-ambon is nakatama na. So yung ating patubig ngayon temporaring nasa talungan yung ating tubig ngayon, guys. So doon mabasa yung ating talong. Sa oras na makabigay tayo ng katubig sa talong, so may chance din na yung bunga niya is gaganda. So balik tayo dito sa ating cauliflower. So yan yung puno niya, is kailangan purpose natin hindi matubigan is matuyo. Nang sa ganun, magdilig tayo nito nung piniprepare natin na abono. Good for isang timpla kada balde. Sa isang balde na yan, paulit-ulit na natin sa ating video sa fertilization guide, kahit sa talong, kahit sa litos, pitsay, at anong tanim natin, yung repolyo, same pa rin. Kailangan mababad siya ng more or less, depende sa klase ng abuno. Kasi yung Yara o yung Unique 16, napakabilis tunawin yon. So, chance natin yung mga farmers kung pangmadalian, napakabilis tunawin. Unlike ni Dofos or ni Triple 14, complete fertilizer, matagal-tagal yan pag hindi mo nababad. Insigida sa isang araw, pwede mo siya magamit kung ready ka na sa iyong paglagyan o yung ready to use na. So sa ganito, kailangan magamit ka ng marker kasi itong dahon na ito is hindi mo na alam kung anong raw ang nadiligan mo, saang puno, kung saan ka na naka last dilig. So ito yung purpose ng ating kawayan, kaya nagumawa tayo nito. Yan, 12 pieces yan. So 12 row yung dala natin every margin o yung patungo doon pabalik. So 12 lang yan. Kung saan kayo titigil, kung saan kayo last dilig, doon nyo ilagay yung ating marker. Parang sa ganon, kung malayo ka man, tanaw mo pa rin yung ating saan nadiligan, kung saan yung hindi. So ito yung purpose ni kawayan, improvised kawayan. So pansin nyo, yung dahon niya is talaga makapal. Hindi ba natin na bigyan ng tamang fertilization. So kulang pa ng isa. So ito, pang last na ito, yung third. Pero hindi natin sabihin last kung matagal-tagal pa. First time pa kasi natin nagtanim nito, guys. Hindi tayo ganun ka-expert. First batch na natin nagtanim ng cauliflower.
So mamaya maya mag-actual delete tayo kung matunaw na to. Ipakita natin kung paano ito i-delete. A few moments later. So guys, ito na. Magdi-delete na tayo ng ating tinunaw na abono kanina. So ipakita ko ngayon kung paano siya i-tama sa puno. Kung anong distansya, yung tamang sukat, kung ano karami sa isang litro. Kung ganito naman guys, yung sinabi ko kanina, yung palatandaan, itong marker na ito, yan, tansin nyo yung marker na yan, at yung gamit kong improvised tabo, pinaglagyan ito ng ano guys, yung mga lason o yung ating polyar. So ito, isang litro na ito, yung maliligan, limang puno lang. So kunin yung marker kung saan naka-stop. So yan, ingatan din yung dahon na hindi tamaan, kasi yon ang pinaka weak lahat ng gulay. Kung matamaan ng fertilizer, especially mga ganitong stage, mataas na yung edad, kasi yung bigay natin yung fertilizer is mataas-taas na. So mapansin nyo din sa ating tanim kung gaano siya ka sensitive sa mga ganitong fertilizer. Kahit anong fertilizer guys, sensitive yan sa pagmadritso sa dahon, kasi yung dahon may chlorophyll yan, at yung chlorophyll magdadirect yan sa ugat para mag-release siya ng, kung hindi niya angkop na fertilizer, kung masusunog siya yung mga dahon, istiyak, malalapnos o yung parang nalalanta. So ito, ulit na naman, limang puno. Kung saan matapos, so doon. Tapos kadakuha ng abono guys, sa ating improvised container, dapat naka-proper mixing. So yan, hindi pa yan nadiligan. So kapal-kapal ng dahon, kung saan kayo titigil, doon nilang ilagay yung marker. So number one, kailangan din ng elevation. Again, sa landscape natin na ginawa, so napaka useful sa ganitong oras, kasi yung purpose ng ating paglandscape nito, yung paghabok sa aming term dito, tinatiming namin yung kuha ng lupa sa ilalim lang. At saka purpose natin yung sa ilalim, kailangan malibil yung sa taas. Yung sa taas, hindi ka na magdagdag. Dito sa baba, makuha yung tamang elevation. Nang sa ganon, yung pataba niya is equal, ma-distribute sa kanyang ugat. Especially ganitong edad, almost 30 days na, nasa 26 days. Napaka gusto niya sa synthetic fertilizer. At yung gapangan ng kanyang ugat is gusto niya ling makasipsip agad. So yan lang muna ang kunting update ng ating cauliflower. Ito kan Laon City, Negros Oriental. Salamat.